Magandang magandang araw po ang bati ko sa bawat isa. Sana po ay tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Salamat sa Panginoon sapagkat ang umagang ito ay ipinagkaloob muli sa atin upang atin pong masilayan at makita ang kabutihan ng atin pong Panginoon sa atin pong buhay. At ngayon pong umaga ako'y naniniwala muli na meron pong sariwang pangako ang inihanda ng Panginoon opo para sa iyo, para sa bawat isa sa atin na tuwing umaga ay umuupo sa morning mana. Salamat Panginoon sapagkat patuloy po ninyong pinapanagana ang aming buhay, hindi lamang sa mga material kundi lalong higit sa mga makalangit na mga katotohanan na nagsisilbing kalakasan, kapangyarihan at inspirasyon sa amin pong buhay araw-araw. Kaya nga't ngayon pong umaga, tayo ay dadako muli sa panibagong paksa na atin pong pag-aaral. Subalit, bago po natin simulan, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po na sa umagang ito, muli po ninyo kaming inakay upang kayo ay katagpuin, upang pakinggan ang inyong tinig at matuto sa inyong banal na salita. Ipagkaloob nawa po ninyo sa amin ang pag-unawa at pagtanggap sa katotohanan, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kahapon ay atin pong napag-aralan sang-ayon po sa Santiago Kapitulo 1, 2 hanggang 8 ay kung papaano ang mga pagsubok sa buhay ng mga mananampalataya ay magiging tagumpay sa atin pong buhay. Sa Santiago 1, talatang 9 hanggang 11 ay specifically atin pong napag-alaman ang mga pagsubok ng pagiging mahirap at pagsubok ng pagiging mayaman at kung anong mga attitudes o espiritu ang dapat natin ipakita sa kabila ng atin pong mga pinagdadaanan. Atin din pong napag-alaman kahapon sang-ayon po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 30, ang sabi po ni Haring Solomon, "Huwag mo naman akong papaghirapin upang hindi kita maisumpa at huwag mo naman akong papagyamanin upang hindi kita makalimutan." So, ibig sabihin mga minamahal ko mga kapatid, ang karanasan ng bawat mananampalataya ay karanasan na kung saan ipinapahintulot ng Panginoon upang ikaw at ako ay kanyang matulungan upang atin pong maintindihan ang ating katatayuan sa harapan ng atin pong Panginoon. Sa pagiging mahirap, ang sabi po ni Haring David, maalala po ba ninyo, si Job, ang kanyang asawa ang nagsabi sa kanya, "Mananatili ka pa ba sa iyong integridad? Bakit hindi mo isumpa ang Panginoon at ikaw ay mamamatay?" Lahat ay nawala kay Job. Ang kanyang ari-arian, ang kanyang mga anak ay nangamatay. Ang natira na lamang ay ang kanyang asawa at mga kaibigan. Kaya nga't ang sabi sa kanya ay, isumpa mo na ang Diyos at ikaw ay mamamatay na. Marami pong mga tao sa ngayon ay ganyan din po ang kanilang pananaw, ang kanilang katatayuan sa harapan ng Panginoon sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Sa kayamanan naman, ang sabi po dito ay baka makalimutan ka namin kapag kami ay yumaman. Maalala po ba ninyo ang Diyos ay nagbigay ng babala sa bansang Israel na sila ay bubusugin, pakakainin, pasasaganahin, na sana'y huwag siyang makalimutan, makaligtaan sa kanyang, sa pagsunod sa kanyang kalooban. Subalit sa aklat po ng Hosea Kapitulo 13, talatang 5 at 6, tunay nga naman na nangyari yung sinabi ng Panginoon pagkatapos na sila'y busugin, pakainin, gawan lahat ng kabutihan, ang kanilang ipinalit, isinukli ay ang pagkalimot sa atin pong Panginoon at ang kanilang pagsuway sa kalooban ng atin pong Panginoon. Ibig sabihin, kung tayo man po ay mahirap, po pwede rin naman po tayong maging masaya sapagkat ang sabi po ng talata na tayo ay kanyang ibabangon o di kaya itataas. Ang Diyos, ang ayon po sa ating napag-aralan kahapon, kanyang pinili ang mga mahihirap upang maging mayaman. Saan? Sa pananampalataya. Lucas 4, talatang 18, ang sabi po doon, sa mga mahihirap, unang dumating ang ebanghelyo o di kaya ang mabuting balita.
ang mga alipin na mga mahihirap na ito ay naging laya sila sa pamagitan ng atin pong Panginoon. So kaibigan, ang pag-aaral po natin kahapon ay idiniin na bagaman tayo ay mahirap, pupwede rin tayong maging mayaman sa Espiritu na katulad din po ng ibang mga mananampalataya. Sa mga mayaman ay ganun din, ano ho, na sila ay the rich people are humbled by their what? By their becoming slaves in Christ. Ibig sabihin, maging ang mga mayayaman, mararanasan din po nila ang kagalakan kung kanilang isusuko ang kanilang sarili sa Panginoon, susunod sa nais ng Panginoon na siya ang kanilang Panginoon at wala ng iba ni maging ang kayamanan na meron po sila. Ang sabi nga po sa ating pag-aaral kahapon na ang kayamanan ay pansamantala, sang-ayon po sa Santiago 1:10-11. At ang kayamanan ay ito ho ay hindi magiging katubusan ng atin pong kaluluwa. Ang pag-ibig sa salapi ang siyang nagdudulot ng ano ho, sugat at sakit, masamang karanasan sa atin pong mga buhay, mga minamahal kong mga kapatid. Na kung saan, kung ang bawat tao mayaman o mahirap, anuman ang katatayuan sa lipunan, kung tayo po ay lalapit sa Panginoon, makakasumpong tayo ng mga bagay, kagalakan na patuloy na iniaalok sa atin ng Panginoon. Kaya nga't kung atin pong iisipin na ang pera, ang kayamanan ang makapagbibigay sa atin ng tunay na katiyakan, hindi po totoo, sapagkat ang tunay na seguridad ng tao ay wala sa mga bagay na may kasiraan, kundi nakalaan at nakasalalay lamang po sa atin pong Panginoon. Siya ang tunay na security ng tao at wala ng iba. Ang Panginoon ang naging great equalizer. Kanyang itinataas ang mga mahihirap subalit mayaman sa pananampalataya. At ang mga mayaman naman ay kanyang ibinababa na ipinapaunawa sa kanila na ang kayamanan ay hindi makapagliligtas sa kanila. Na ang kayamanan hindi nila nabibili ang kaligtasan sapagkat ang kaligtasan ay sa pamagitan ng dugo ng Panginoon at pagsunod na may kapakumbabaan ng puso at kamuan sa kanilang espiritu. Ang tanong ay hindi gaano tayo kayaman, kundi kung gaano tayo kayaman sa Espiritu at pananampalataya sa Panginoon, lalong-lalo na sa panahon katulad po nito. Si Apostol Pablo, sang-ayon po sa kanyang aklat sa Pilipos 4, talatang 11-13, ang sabi niya, naranasan ko rin naman ang mga ilangan, naranasan ko rin ang buhay na sagana, naranasan ko rin ang buhay na salat, subalit isang bagay ang aking natutunan, natuto akong maging kontento sa aking buhay sa lahat ng sitwasyon. Mga kaibigan, ito ho ang sikreto ng isang masaya na pamumuhay. Ito ang sikreto ng isang mapayapang kalooban. Ang tayo ay makontento sa atin pong buhay sapagkat sa anumang paraan, hindi tayo papagkulangin ng Panginoon. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo, ay kanyang tutugunan ang lahat ng atin pong mga pangangailangan. Mayaman ang ating Panginoon, sagana ang kanyang biyaya, kaya wala tayong dapat ipag-alala, mga minamahal ko pong mga kapatid. Ngayon pong umaga ay atin pong itutuloy ang pag-aaral po natin, ano ho, na ito ay masusumpungan sa Santiago 1 talatang 12-18, na ito naman po ay may kinalaman sa atin bilang mga mananampalataya at sa pagharap natin ng mga tukso sa atin pong buhay. Alam po ninyo, ito ay napakalaking mga hamon sa buhay po ng isang mananampalataya kung paano harapin ang mga tuksong dumarating sa atin pong buhay. Lalong-lalo na siguro doon sa mga bagong hikayat o di kaya ay bagong mananampalataya. Subalit salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon sapagkat ang banal na Biblia, lalong-lalo na sa aklat ni Santiago, ay ipinakita sa atin
ang mga bagay na kung atin pong susundin ay magiging mananagumpay tayo sa pagharap ng mga tukso sa buhay ng bawat isa na dumarating sa atin araw-araw. Alam po ninyo, meron pong mga kataga. Tatlong kataga ang nais idiin ni Santiago sa atin, mga kapatid, na makakatulong ng malaki sa atin upang tayo ay makatayong matatag, naninindigan, na hindi tayo natitinag sa kung anuman ang mga ibinabato, sa kung anuman ang mga tukso na atin pong inaharap sa atin. Ang una ay a promise to those who endure temptations. Meron pong pangako sa kanila na ano ho, na napaglabanan ang mga tukso. Pangalawa, meron din pong babala na sana hindi tayo magkamali, na isisi natin kung saan nanggaling ang alin ang mga tuksong ito. At ang ikatlo, dapat po natin maintindihan kung papaano ang kasalanan ay nadidevelop. Kaya nga't atin na pong simulan ang atin pong pag-aaral sa akin pong pagbasa ng talatang 12 ng Santiago 1, ito ho ang pasimula. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ano daw po? Mapalad. Alam po ninyo, ang Grego, ang salitang mapalad ay hindi lamang yung magiging sagana ang buhay mo sa pagpapala. Ang pagiging mapalad dito ay masaya ang kanyang puso, panatag ang kanyang kalooban, ang kanyang isipan. Yan po yung ibig sabihin, ano ho, ng pagiging blessed. Maging anuman ang sitwasyon ng kanyang kapaligiran, siya po ay masaya, siya po ay mapalad. Kaya ang Panginoon, napakasagana ng kanyang biyaya na patuloy na ipinapagkaloob sa kanila. Ano po? Ang sabi po dito'y ano ho? Sa patuloy na talata na kung tayo po ay tumayo ng matibay o mapaglabanan natin ang tukso, ay ang sabi po diyan, ang pangako, ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan, sapagkat siya na magbibigay nito sa atin ng putong ng buhay ay walang iba kundi ang Panginoon. Sang-ayon sa Titus 1 talatang 2, hindi siya nagsisinungaling. At ang pangakong ito ay kanyang ibibigay sa kanila na nagpatunay, nagpatibay ng kanilang pag-ibig sa Panginoon sa pamagitan ng kanilang pakikipagbaka sa mga ano ho, sa mga tuksong ito na dumarating sa kanilang buhay. Purihin ang pangalan ng atin pong Panginoon. Pangalawa na kataga, mga minamahal ko mga kapatid, upang tayo ay maging mananagumpay ay ano ho, yung babala. Ano ang binabanggit ng talatang 13? When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Mga minamahal ko mga kapatid, ang mga nangyayari sa ating buhay, huwag nating isisi sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay banal, matuwid ang Panginoon, hindi siya napapatukso sa masama at hindi rin siya tumutukso sa tao na gumawa ng masama. Ang ganitong kaisipan ay dumadaya lamang po sa atin, mga minamahal ko mga kapatid, na sana'y huwag natin paglaruan sa ating isipan, na isisi natin sa Panginoon kung bakit tayo natukso. Isisi natin sa Panginoon kung bakit tayo nahulog sa pagkakasala. Kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, walang hangarin ang Panginoon kundi makita ang bawat kaanib ng iglesia na nagtatagumpay sa kanyang buhay, sa lahat ng larangan ng kanyang buhay, lalong-lalo na sa kanyang pananampalataya. Oh my, ang Panginoon, mga minamahal kong kaibigan, ang pinanggagalingan ng kabutihan at hindi ang kasamaan. Ang bawat mabuti at sakdal na kaloob ay galing po sa atin pong Panginoon. Kalooban ng Panginoon na dalhin ang bawat isa sa atin, mga kapatid,
sa salita ng katotohanan, walang iba kundi ang Ebanghelyo. Yan ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon upang tayo ay kanyang akayin, upang ialok sa atin ang isang panibagong buhay na atin lamang pong makakamtan yan sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon at pagsunod sa kanyang kalooban sa atin pong buhay. Oh my mga minamahal kong mga kapatid, ang nais po ng langit na makita sa iyo at sa akin bilang kaanib ng iglesia ay tayo ay maging unang mga bunga, the cream of the crop ng lahat ng kanyang nilikha. Nalaman natin na may pangako ang Panginoon sa kanila na magtatagumpay. Narito naman ang babala sa atin, sa mga mananampalataya, na huwag natin isisi ang lahat sa ating Panginoon kung bakit ito ang pinagdadaanan natin. Ikatlo ay dapat po natin malaman at maintindihan kung papaano nadidevelop, lumalago ang kasalanan. Sangayon po sa talatang 14 at 15, ang sabi po diyan, but its person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin when it is full grown gives birth to death. Ang unang stage na dapat po natin maintindihan sa patuloy na pag-develop ng kasalanan ay walang iba kundi ang tukso. Ano ho? Meron pong dalawang bagay upang masabi po natin na ito ay tukso. Una, naroon yung desire, yung lust, yung pagnanasa ng ating laman. Pangalawa, naroon yung enticement o yung panghihimok. Ibig sabihin ay meron pong opportunity o pagkakataon o di kaya encouragement na ano ho, para lamang masatisfy, matugunan yung nasa ng atin pong laman. Ang tawag po diyan ay ano ho, temptation. Ibig sabihin sa mathematics, desire plus opportunity equals temptation. But I would like to tell you, ang temptasyon ay hindi pa po kasalanan, mga minamahal kong mga kapatid. Halimbawa, ay ito po, nangangailangan ako ng pera, may kinakailangan akong pagbayaran, subalit hindi ko alam kung saan ako pupunta, wala akong kapera-pera. Meron pong pera akong nakita doon sa lamesa ng isa sa aking mga kamanggagawa. Wala naman pong tao sa paligid, walang nakakakita. Subalit ang perang iyon ay kailangan ko para mabayaran ko yung alin, yung aking pagkakautang o di kaya obligasyon. Nariyan ang nasa, nariyan ang pagkakataon. Subalit, tandaan po ninyo, hindi pa ho yan kasalanan, mga kapatid ko. Maliban na aking isuko, ibigay ang aking sarili, na kunin ko yung alin, yung perang yun, dahil yun ang nasa ng aking laman, diyan pa lang po pumapasok ang kasalanan, na ito ho ang ikalawang stage ng paglago o pag-develop ng alin ng kasalanan. Una, temptation. Ikalawa ay ang ano ho, ang kasalanan mismo. Ang temptasyon ang nagtutulak sa atin sa kasalanan upang atin pong isuko, tayo ay bumigay, kunin natin ang perang niyan at tayo ay umalis na walang paalam sa may-ari. Ang tawag po dyan ay kasalanan. Ano ho? Kung atin pong dadalhin ulit sa mathematics, ang ibig sabihin po ng kasalanan ay desire, opportunity plus action is equals to sin. Ang ikatlong stage ng paglago ng kasalanan na dapat po natin maintindihan ay walang iba kundi ang alin? Ang bunga ng isang kasalanan na hindi nahingi ng tawad. Ang bunga ay kaparusahan at ang bunga ay walang iba kundi ang kamatayan. Ang kamatayan, mga kapatid, ay ano ho? Ang spiritual na pakikipaghiwalay natin sa atin pong Panginoon. Dahil nakagawa tayo ng kasalanan, ibig sabihin ay naputol yung atin pong relasyon. Humiwalay tayo sa atin pong Panginoon. Ang kabayaran
ng kasalanan sang ayon po sa aklat ng Roma 6:23 ay kamatayan. Ano ho? At ang kamatayan niyaan sang ayon sa aklat ng Apokalipsis 21 talatang 8, ang kabayaran ay walang iba kundi ang kaparusahan. Para maintindihan po natin ang equation, mga kapatid, nariyan ang desire plus opportunity plus action plus no forgiveness is equivalent to punishment. Ano ho? Kaparusahan. Ulitin ko, nariyan ang nasa, nariyan ang oportunidad, tayo ay bumigay sa tukso na siyang naging kasalanan, hindi natin hiningi ng tawad, ang kaparusahan, ang kabayaran ng lahat ng bagay na yan, mga kapatid ko. Mga minamahal ko, mga kapatid, ang kasalanan, ang Satanas, ano ho, will have overcome if we receive this final what? Final punishment. Matutuwa sila kapag ating matanggap ang huling kaparusahan na ito. Subalit ang pagkaunawa natin sa development ng kasalanan, kung papaano ito nadidevelop, ay tinutulungan ang bawat mananampalataya. Opo, ikaw at ako, na maintindihan ang ating katatayuan upang atin pong mapagtagumpayan, mapaglabanan ang posibleng tukso na inilalagay ng kaaway sa atin pong harapan. Alam po ninyo, araw-araw tayo ay umaharap sa mga tukso. Araw-araw tayo ay umaharap sa mga alok ng sanlibutan ng kaaway ng Panginoon na walang iba kundi si Satanas. At ang kanyang tinutukso ay walang iba kundi ang bawat kaanib ng iglesia. Sila na tumugon sa panawagan ng Panginoon. Sila na tumanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Subalit kaibigan, minamahal ko mga kapatid, walang hangarin ang Panginoon kung bakit naparito siya sa lupa upang ipakita sa atin na kung papaano siya nagtagumpay sa kabila ng mga kanyang mga pinagdaanan, sa kabila ng tukso na kanyang naranasan. Ikaw at ako ang bawat mananampalataya na patuloy na mananalig at mga hawak sa kanyang kapangyarihan ay magiging mananagumpay din sa mata ng tao at lalong higit sa mata ng Diyos. Yan ang hangarin ng Panginoon sa iglesia. Yan ang hangarin ng Panginoon sa bawat Kristiyano. Yan ang hangarin ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Bakit hindi natin idalangin sa Panginoon na tayo ay kanyang tulungan araw-araw, na tayo ay kanyang patuloy na udyukan sa magitan ng banal na Espiritu, na ang mga bagay na ito na nangyayari sa atin pong buhay at sa ating harapan ay palatandaan lamang na sa ating sarili hindi natin kaya. Subalit kung tayo ay kakapit sa kapangyarihan at biyaya ng Panginoon, opo kaibigan, ikaw at ako ay magiging mananagumpay para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po. Salamat sapagkat tinawag po ninyo kami sa katotohanan. Salamat Panginoon sapagkat binago po ninyo ang aming mga buhay. Salamat Panginoon sapagkat kayo ay nangako na hindi nyo kami pababayaan bagkus inyo kaming tutulungan upang amin pong mapaglabanan, mapagtagumpayan ang mga tukso na inilalagay ng kaaway sa amin pong harapan. Panginoon, tulungan po ninyo kami na maging sensitive sa udyok ng banal na Espiritu upang kami ay hindi masinsay, maligaw ng aming landas, bagkus maakay kami araw-araw, papalapit sa inyo at magtiwala sa inyong kapangyarihan. Sa pamagitan po ng inyong biyaya, kami ay magiging mananagumpay sapagkat kayo ang unang nagtagumpay para sa amin. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon. Ingatan po ninyo ang bawat isa. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.